In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, and the Lamb of God, and the communion of the Holy Spirit, be with you all. And with your spirit. Good afternoon, my dear brothers and sisters. Good afternoon, Father. Let us include in our prayers the intention of the Holy Father, all the bishops and priests, for the people who are asking of our prayers, and those people whom we have promised to pray for. Also, let us pray for those who are celebrating their birthdays and anniversaries today, for all the sick and the ill people, for those who are working in the hospital, and those who are in prison, and all of us who are participating in this Eucharistic celebration. May God grant us the strength of body, courage of heart, and enlightenment of mind to be an effective ministers of His grace. Also, let us include in our prayer for the poor souls in purgatory, most especially those souls that are not being remembered by their loved ones. May the Lord grant them eternal place in heaven. Brethren, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate these sacred mysteries. With humble and contrite heart, let us pray. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do. Through my most grievous fault. Therefore, I ask the Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May the Lord bless us, protect us from all evil, and bring us to everlasting life. Amen. Reconcile the human race to yourself in a wonderful way. Grant, we pray, that with prompt devotion and eager faith, the Christian people may hasten toward the solemn celebrations to come. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Please be seated. A reading from the first book of Samuel. The Lord said to Samuel, "Fill your horn with oil and be on your way. I am sending you to Jesse of Bethlehem, for I have chosen my king from among his sons." As Jesse and his sons came to the sacrifice, Samuel looked at Eliab and thought, "Surely the Lord's anointed is here before him." But the Lord said to Samuel, "Do not judge from his appearance or from his lofty stature, because I have rejected him. Not as man sees does God see, because man sees the appearance, but the Lord looks into the heart." In the same way, Jesse presented 7 sons before Samuel. But Samuel said to Jesse, "The Lord has not yet chosen any one of these." Then Samuel asked Jesse, "Are these all the sons you have?"
Jesse replied, "There is still the youngest who is tending the sheep." Samuel said to Jesse, "Send for him. We will not begin the sacrificial banquet until he arrives here." Jesse sent and had the young man brought to them. He was ruddy, a youth handsome to behold, and making a splendid appearance. The Lord said, "There, anoint him, for this is the one." Then Samuel, with the horn of oil in hand, anointed David in the presence of his brothers. And from that day on, the Spirit of the Lord rushed upon David. The word of the Lord. Thanks be to God. God is my shepherd, I shall not want. In verdant pastures, he gives me repose. Beside restful waters, he leads me. He refreshes my soul. The Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. He guides me in right paths for his name's sake. Even though I walk in the dark valley, I fear no evil, for you are at my side, with your rod and your staff that give me courage. The Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. You spread the table before me in the sight of my foes. You anoint my head with oil, my cup overflows. The Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. Only goodness and kindness follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord for years to come. The Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. A reading from the letter of St. Paul to the Ephesians. Brothers and sisters, you were once darkness, but now you are light in the Lord. Live as children of light, for light produces every kind of goodness and righteousness and truth. Try to learn what is pleasing to the Lord. Take no part in the fruitless works of darkness. Rather, expose them, for it is shameful even to mention the things done by them in secret. But everything exposed by the light becomes visible, for everything that becomes visible is light. Therefore, it says, "Awake, O sleeper, and arise from the dead, and Christ will give you light." The word of the Lord. Thanks be to God. Please all stand. Ang sabi ng buong mahal sa daigdig ako'y ilaw kapag the Lord be with you. And with your spirit.
A reading from the Holy Gospel according to Saint John. Glory to you, O Lord. As Jesus passed by, he saw a man blind from birth. He spat on the ground and made a clay with the saliva, and smeared the clay on his eyes and said to him, "Go wash in the pool of Siloam, which means sent." So he went and washed and came back able to see. His neighbors and those who had seen him earlier as a beggar said, "Isn't this the one who used to sit and beg?" Some said, "It is." But others said, "No, he just looks like him." He said, "I am." They brought the one who was once blind to the Pharisees. Now Jesus had made clay and opened his eyes on a Sabbath. So then the Pharisees also asked him how he was able to see. He said to them, "He put clay on my eyes and I washed, and now I can see." So some of the Pharisees said, "This man is not from God, because he does not keep the Sabbath." But others said, "How can a sinful man do such signs?" And there was a division among them. So they said to the blind man again, "What do you have to say about him, since he opened your eyes?" He said, "He is a prophet." They answered and said to him, "You were born totally in sin, and are you trying to teach us?" Then they threw him out. When Jesus heard that they had thrown him out, he found him and said, "Do you believe in the Son of Man?" He answered and said, "Who is he, sir, that I may believe in him?" Jesus said to him, "You have seen him, and the one speaking with you is he." He said, "I do believe, Lord." And he worshiped him. Dear brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Muli po, magandang hapon sa inyo mga minamahal kong mga kapatid. At maligayang pagdating po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon po ay tayo nasa ika-apat na linggo sa panahon ng Kwaresma. At sa liturhiya ng inang simbahan, ang apat na linggo sa panahon, ika-apat na linggo sa panahon ng Kwaresma ay tinatawag din po nating Letare Sunday. Kung hindi po nagkakamali sa translation sa Tagalog, ay linggo ng kasiyahan or kaligayahan. Ano ho? So bakit ho, mga minamahal kong mga kapatid? Dahil ilang linggo na lang, malalapit na yung pagdiriwang natin ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. At bakit kasiyahan din yung dapat mumutawi sa ating kalooban at kaisipan? Dahil sa haba ng ating kumbaga ay nilakbay, ano, sa 40 araw na paghahanda natin para sa Pasko ng Pagdiriwang, mga minamahal kong mga kapatid, dapat yung ating pananampalataya, yung ating pagtingin sa lahat ng ating mga ginagawa ngayong panahon ng Kwaresma ay nakikita natin dapat bilang isang biyaya at paghahanda natin, no, para sa Pasko ng Pagkabuhay, hindi po bilang isang paghihirap. No? Kasi sa panahon ng Kwaresma, lagi pong ipinatagubilin at pinapaalala ng inang simbahan, magsakripisyo, magdasal, no? Magkawang gawa. Sa tagal ng panahon, nagagawin natin yan, baka yung ilan sa atin ay nagsasawa na o di kaya nagre-reklamo na. No? Dahil nahihirapan na, pero hindi. Mga minamahal kong mga kapatid. At this point, no, dapat nakikita natin ito bilang kasiyahan natin para matamo natin ang buhay na walang hanggang. Natamo din ng ating Panginoong Hesukristo nung mapagtagumpayan niya ang krus at ang kasalanan at kamatayan. Kaya nga, mga minamahal kong mga kapatid, tignan niyo po dun sa mabuting balita. What made it possible for the man healed from blindness to progress to the point of deep belief? No? Bakit po yung bulag na pinanganak
Ano, pinanganak ng bulag, no? Ay napagaling ng napagaling. At siyempre, sa pagpagaling, ayun, lumalim yung kanyang pananampalataya sa Diyos. Bakit? Mysteriously, it was the experience of being rejected and thrown out. Dahil dun sa simula noong kanyang pagkabata, siya ay palagi ng nire-reject ng mga tao. Dahil sa kultura ng mga Hudiyo, pag ikaw ay from birth, ay meron ng kapansanan, no? Yun ay dahilan sa pagkakasala mo o di kaya nung lahi mo. No? Kaya nga, mga minamahal ko mga kapatid, ito rin yung pinapaunawa sa atin bilang mananampalataya. No? That our journey, this Lent, leads us to the Paschal Triduum or leads us to the Easter Sunday. Yung pagpapakahirap natin, no? Mga balang araw, ano ho, darating yung tagumpay nito. At para, kumbaga, ay makita natin na ang pagpapakasakit, ano, paghihirap na ating ginagawa sa almost 3 weeks ng Lent ay pagpunta doon sa kasiyahan at kaluwatiang matamasa ni Kristo sa muling pagkabuhay, ano, dalawang bagay yung pinapaalala sa atin na mga pagbasa. We must able to see, no? Dapat tayong makakita, mga minamahal ko mga kapatid, by God's standard. No? Mga minamahal. Tignan niyo po dun sa unang pagbasa, yung pagpili at paghirang kay Haring David. No? Sa pamamagitan ni Propeta Samuel. No? Si Jesse, may 8 anak, pero ang pinresent lang niya kay Samuel, yung 7. No? At pinaunawa ng Diyos kay Samuel, no? Sa paghirang niya sa isang hari, hindi ako tumitingin sa physical na appearance. Tumitingin ako sa kung ano nilalaman ng puso. No? Kaya tayo din, mga minamahal ko mga kapatid, sa paglalakbay natin, sa 40 araw na paghanda natin, sa Pasko na muling pagkabuhay, ngayong panahon ng Kwaresma, dapat ganun din yung pamantayan natin sa pagtingin sa mga pangyayari, sa mga bagay-bagay nangyayari sa ating pamumuhay. Sa paningin dapat natin, sa paningin ng Diyos, dapat natin tinitingnan ang mga bagay-bagay. No? Kasi kung paningin lamang natin bilang mga tao, makikita lang talaga natin na isang paghihirap ito. Hindi para sa ikaluluhati nating lahat. Ano ho? At tignan niyo po kung paano nakita ni Samuel na si David yung pinili ng Diyos para hirangin bilang hari. No? May inabandon na siya. He abandoned or we must abandon any tendency to judge. No? To judge by appearance. Kaya sa atin bilang mananampalataya, minsan po tayo naging judgmental. No? Mapanghusga sa sarili. Sa kapwa. No, mga minamahal ko mga kapatid, hindi ho natin pwedeng, kumbaga ay dapat ginagawa ito. Kasi, hindi naman ho natin kilala yung ating kapwa in a total sense. Ano, maybe, some aspects of their lives, we may know them, but not in a total sense. Kaya hindi tayo pwedeng humusga, hindi tayo pwedeng mag-judge ng ating kapwa by mere appearance. Dapat hinuhusgahan din natin sila sa pamamagitan ng paningin ng Diyos by God's standard. No? Pangalawa, mga minamahal ko mga kapatid, para tayo ay makita natin at magkaroon tayo ng kasiyahan, ano, ngayong Linggo, Letare Sunday, no? Sana makita rin natin yung lahat ng mga pangyayari sa ating buhay by the light of faith. No? Makita natin lahat ng pangyayari sa ating buhay sa pamamagitan liwanag ng pananampalataya. Kagaya ng bulag, dun sa mabuting balita, mga minamahal ko mga kapatid, pinapaunawa sa atin lahat. Ano ho? By our infirmities, we may have not merely a hand, we may have is not merely a handicap, but a condition that moves us
true dependence on the Lord. Yung ating mga karamdaman na nararanasan sa ating buhay, physical man yan, spiritual, emotional, mga minamahal kong mga kapatid, kung ating tutusin, oo, sa paningin ng tao, sakit ito, karamdaman, pero kung titingnan natin sa liwanag ng pananampalataya, ito isang pamamaraan ng Diyos para dumepende tayo sa Kanya. No? Tingnan niyo po, kung tayo ay kumbaga maalwan ang buhay, ano, nakakaangat sa buhay, minsan ho hindi natin naaalala ang Diyos. Pero pag may problema, sulalanin, may sakit, may malubhang karamdaman, doon natin natatawag, naaalala ang Diyos. Kaya nga ho, mga minamahal kong mga kapatid, sana kung meron tayong mga kapansanan, karamdaman, physical man, emotional, spiritual, sana hindi ho natin tingnan ito bilang isang kapansanan, bagkos bilang isang pamamaraan ng Diyos para lalong manampalataya, dumepende sa Kanyang grasya. Kaya nga, mga minamahal kong mga kapatid, sa putong ito na tayo nagdiriwang ng Linggo ng Kasiyahan at Kaligayahan, ano, mga minamahal kong mga kapatid, Laetare Sunday, sana makita natin ang lahat ng mga pangyayari sa ating pamumuhay bilang isang biyaya, pagpapala at grasya ng Diyos upang tayo sa pagpapatuloy ng ating paglalakbay sa 40 araw na paghahanda para sa muling pagkabuhay, malasap din natin at maranasan ang kaluwalhatiang natamasa ni Kristo sa muling pagkabuhay. Pagpalain nawa tayo ng Poong May Kapal ngayon at kailanman. Amen. Please all stand. Let us profess our faith. I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day, He rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God, the Father Almighty. From there, He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Today's Word of God reminds us of the indispensable role of Jesus in our lives and of our duty to live as children of light. Aware of our weakness, let us ask the help of God's grace for ourselves and all those dear to us. Let our response be, Lord, strengthen in us the light of faith. Lord, strengthen in us the light of faith. For the Universal Church, God's family on earth, may she faithfully accomplish her mission of being the light of all nations by her faithfulness to the teaching of Christ. Let us pray. Lord, strengthen in us the light of faith. For Pope Francis, our bishop and parish priest, may their good example be constantly our inspiration and encouragement in a society steeped in all kinds of moral perversion. Let us pray. Lord, strengthen in us the light of faith. For all parents and educators, may they edify their children and students with their good example and strengthen them with their brave condemnation of all aberrations in our society. Let us pray. Lord, strengthen in us the life of faith. For our youth and all those who dream of a better world, may they realize that their aspiration can become a reality only by remaining faithful to the gospel of Christ. Let us pray. Lord, strengthen in us the light of faith. For all of us and those commended to our prayer, may we all reject the vain deeds of darkness and constantly live in the splendor of God's presence. Let us pray. Lord, strengthen in us the light of faith.
In the silence of our hearts, let us pray our personal intentions. Lord Jesus, you are the light of the world. You are the light of our lives. Enlighten our minds so that we may see the splendor of your truth. Purify our hearts that we may love it, and strengthen our wills that we may live by it. You who live and shine forever and ever. Amen. Please be seated. For your envelope offerings, you may drop them at the collection baskets. So you please all stand. Pray, brethren, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. We place before you with joy these offerings, which bring eternal remedy, O Lord, praying that we may both faithfully revere them and present them to you as a fitting for the salvation of the world. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God, through Christ our Lord. By the mystery of the Incarnation, he has led the human race that walk in darkness into the radiance of the faith, and has brought those born in slavery to ancient sin through the waters of regeneration, to make them your adopted children. Therefore, O creatures of heaven and earth, sing a song in adoration, and we, with all the hosts of angels, cry out and without end acclaim. Please remain standing with reverence.
You are indeed holy, O Lord, the font of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and, giving thanks, broke it and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and, once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that, partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, Gilbert, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Saint Joseph, her most chaste spouse, with the blessed apostles and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours, forever and ever. Amen, amen, amen. Let us all stand. At the Savior's command, and formed by divine teaching, we dare to say, kaharian mo, sundin
deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer to each other the sign of peace. Peace be with you. Pero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa standing with reverence. Dear brothers and sisters, behold the Lamb of God, behold Him who take away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. Ang Panginoon
walang hanggan. Sa Panginoon ay isang bagay lang ang aking hinili. Isa lamang talaga ang aking hangari. Ang tumira sa templo niya habang buhay upang kagandahan niya'y aking pagmamasdan. At ako'y humingi sa kanya ng patnubay. Sa pag-inom ng sino man sa tubig na bigay, di na muli mauuhaw bagkat ito ay bubukal sa buhay na walang hanggan. Jesus na aking kapatid, sa lupa namin bumalik. Iyong mukha ibang-iba, hindi kita nakikilala. Tulutan mo aking mata, mamulat sa katotohanan, ikaw po'n makikilala sa taong mapagkumbaba. Our second collection is intended for the continuing development of the parish and national shrine of St. Padre Pio. Thank you for your offering. Jesus na aking kapatid, putikin man ang iyong sapin, punit-punit ang iyong damit, nawa ika'y mapasakin. Tulutan mo aking mata, mamulat sa totohanan, ikaw po'n makikilala sa taong mapagkumbaba. Sa palengke rin naman, ika'y nanagawa.
Let us all stand. Let us pray. O God, who enlightens everyone who comes into this world, illuminate our hearts, we pray, with the splendor of your grace, that we may always ponder what is worthy and pleasing in your to your majesty, and love you in all sincerity, through Christ our Lord. Amen. Atin pong dasalin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang kaintiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang announcements. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Nambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Nagpapatuloy po ang pagpapakupmisal sa buong panahon ng Kwaresma mula Lunes hanggang Sabado. Ito ay sa 10 ng umaga hanggang 12 ng tanghali at sa 3 hanggang 5 ng hapon sa Chapel of Reconciliation. Wala pong pagpapakumpisal ng Sabado ng hapon at sa araw ng Linggo. Gayun din naman sa lahat ng araw ng Biyernes ngayong Kwaresma, ay magsasagawa tayo ng pagdarasal ng istasyon ng krus sa ganap na 3 ng hapon. Available po ang mga aklat dasalan sa ating mga tindahan. Kayo pong lahat ay inaanyayahang makiisa. 5, mga kapiyo, bahagi ng pagdiriwang ng kaarawan ni Padre Pio ngayong 25 ng Mayo, tayo ay magkakaroon ng car raffle dito sa pambansang Dambana. Ito ay isang fundraising program upang matulungan ang ating mga scholar ni Pio. Maari po kayong makabili ng ticket sa ating pamisahan, sa HR office o sa mga nakastasyon sa paligid ng ating simbahan sa halagang 500 piso po lamang. Panoorin po natin ito. Ang mangyaring panatilihin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Maari na po tayong magsitayo para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mamakapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalang ito. O Panginoon Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa panalangin, mga rosaryo, imahen at dasalan na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumudulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularin nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po tayong manalangin. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin.
Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikisa sa banal na pagdiriwang ng Misa. The Lord be with you. And with your spirit. And may God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass has been offered. Go in peace. Thanks be to God. Walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa.